Hello mga bossing, welcome back to my channel. Kayo po ba mga bossing ko ngayong araw nito ng Lunes ay nag-iisip ko ano po mga pinakamabibisang mga pamamaraan ng mga pampaswerte mga bossing. Napakarami po natin mga pwedeng gawing pampaswerte mga bossing, basta kailangan lamang yung ginagawa po ninyo 100% ang paniniwala. Ngayon po mga bossing, ako po yung mai-share sa inyo na mainam na subukan nyo na itong gawin. Pwede na tayong magsimula po muli ng mga pampaswerte mga bossing para sa darating na 31 mga bossing, magluluto na lang tayo. Ngayon, pwede na nating simulan yung mga dati po nating mga nagawa, pwede na po nating kumbaga, ngayon po isunugin, tapos magsimula po muli tayo ng panibago para fresh na fresh po ito mga bossing sa pagsalubong po natin ng 2022. Aba mga bossing, konting-konting kembot na lamang, nga iyan na ang 2022 kung kaya't huwag ka lang magpatumpik-tumpik pa. Dahil kung kayo po ay sa 31 pa gagawa mga bossing, maaaring abutan kayo nito ng putukan na siya maaaring. Kapag po kayo inabot ng taranta kayo, pagod, buong isang taon, ganun na naman po ang mangyayari mga bossing. Kaya kailangan ngayon pa lamang magsimula na po tayo kung kayo gagawa ng mga pampaswerte upang sa 31 magluluto na lang tayo para fresh na fresh po tayo mga bossing ko, para sitting pretty na po tayo sa darating na 2022. Pero syempre mga bossing, ito po yung mga sangkap lamang para tayo magtagumpay. Nasa ating pa rin pong pagkilos, sa ating kasipagan, ang kamit nating tagumpay, lalo-lalo na sa usapin ng pera. Ngayon po mga bossing, ako po yung may ire-recommenda na proven din po ito na maswerte. Kung naniniwala po kayo sa mga gatong pamamaraan, ang video ito ay para po sa inyo. Bossing ko, isa sa mga nag-iisip sa ngayon kung ano po mga magaganda na pwede nating gawing pampaswerte, ito po ang aking share sa inyo ay the best po ito mga bossing, dahil ito po yung subok na kahit yung mga kanununuan pa po natin. Ano po ba ito mga bossing? Ito po mga bossing ko ay ang ating bigas. Ang bigas na ito mga bossing ko ay maraming ginagamit po ito, lalo-lalo na sa mga ganyang sitwasyon. Halimbawa, kayo po ay maglilipat ng tahanan, ang bigas ay hindi nawawala po dyan. Bigas, tubig, asin. Ganon din po sa inyo pong negosyo mga bossing. Ganon din siya. Kailangan may bigas ka rin dala. At ganon din, halimbawa, ikakasal, lalagyan ito ng bulaklak para maging masagana ang pamumuhay ng mag-asawa. Ganon din po mga bossing ko kapag po Chinese New Year. At syempre, ang bonggesyos na bagong taon mga bossing, inihahain po natin yan mga bossing para mas maging masagana ang buong taon mga bossing. Ngayon po mga bossing, bukod po dito sa ating bigas, lagyan po natin ito ng kristal. Kahit anong klase ng kristal mga bossing, kahit yung mga pinapakita ko sa inyo na kristal po namin, na halimbawa ito po ito yung silangan, tapos may sinag ng araw, itapat mo siya sa sinag ng araw, ang dami niyan dat na ganyan, yung po ay nagre-reflect, diba? Dumadami mga bossing. Parang yung halimbawa salamin, kasi yung kristal salamin, yung mga ganito mga bossing, yan po ay parang salamin na nagre-reflect, kagaya po nito, nagre-reflect po yung bigas po. Ibig sabihin, nadodoble ang blessing. Parang yung salamin naman, maganda na ilagay ninyo sa tapat po ng inyo pong pagkainan. Yung habang nakakain yung inyong mga pagkain, nasasalamin po siya, nadodoble. Nadodoble po yung grasya mga bossing. Kaya mas mainam po ito mga bossing para madoble rin po yung grasya po natin. Ngayon po mga bossing, sasabayan po natin ito ng barya. Ang barya natin mga bossing, huhugasan muna natin. Mas maraming barya, mas okay. Ang barya, isa rin sa mga very powerful na panghatak ng swerte, lalo na sa pera. Ngayon po, ang gagawin nyo lamang, halimbawa, maraming barya ang gagamitin po ninyo mga bossing. Ang gagamitin natin ay tabo. Isang tabong tubig, ganyan, isang kutsarang suka at konting asin. Pagtapos, lahat po ng mga barya ninyo mga bossing ko na inilagay sa bawat corner ng tahanan, pwede nyo po siyang isama doon po sa ating paglilinis ng barya para ma-wash out na lahat, mahugasan na lahat kung ano man ang nahigup nito o dumikit na negatibo. Pagkatapos, ang gagawin nyo po ay ibibilad nyo ito ng 5 minuto sa may silangan. Sa umaga lang kayo maglilinis mga bossing, at sa umaga nyo rin po ibibilad yung inyo pong barya sa liwanag ng araw. At pagkatapos po nyan, kapag natuyo na po siyang kusa, kailangan kusa at hindi nyo siya tutuyuin. Ang gagawin nyo po mga bossing, ilalagay nyo po siya dito, ikot-ikot nyo po siya dito. Pwede rin po na bawat tinutusok nyo yung ating barya, paulit-ulit kayo nag-wish ng lahat ng inyong mga kahilingan. Ayan po mga bossing.
Pagkatapos mga bossing yan, tapos siya po itusok yan, ang gawin niyo po mga bossing, kumuha po kayo ng mga ng pera mga bossing. Pwedeng mix po yung pera natin. O dahil meron nga kaming ganito mga bossing, yung mga luma na po ito na hindi na mapapaltan, ito na lang gagamitin ko rin. Isa rin po ito sa pang-attract na swerte kasi pera po ito. Dollar pa siya mga bossing. Yan, itusok nila siyang ganyan. Yan, pagtapos, ito po mga bossing ay hindi natin ilalagay sa hapagkainan. Ilalagay niyo po ito sa center table po ninyo. May na mga bossing ko sa center po ng tahanan natin. Excuse me po, eh meron po kayong pang-attract ng swerte, lalo-lalo na sa usapin ng pera. Ngayon po mga bossing, kung kayo po ay naniniwala, subukan niyo po itong gawin. Pwede niyo rin talian yung ating mangkok ng kulay pula na ribbon. Ito po ay pantaboy ng kamalasan at pang-attract ng swerte. Kung naniniwala po kayo sa magatong mapamamaraan, huwag ka na magpatumpik-tumpik pa, kailangan 100% na paniniwala, nasa mood kayo kung kayo ay gagawa at mag-wish kayo ng mula sa inyo pong puso. Ito po isa sa mga prove na napakaswerte. Kaya kung kayo po naniniwala sa magatong mapamamaraan, ay mainam na subukan niyo po itong gawin. Kaya kung kayo po naniniwala mga bossing, ay siya, good luck po sa inyo lahat. Yun lang po mga bossing, salamat po!